magandang hapon. Hapon update tayo, picture. Ito pong project ko dito sa pastry. Dalawa to po, halos magkatabi. Isang unit po yung pagitan. Ito po yung patapos na. Ito, pasilip lang po natin. So, bali na, install na po ni Ray yung ating mga surface type na downlight dito. Si Ma'am po yung pumili ng kulay po niyan. Ayan, bagay na bagay po yung gold sa brown. Tapos ito naman po sa kabila. Ito po talaga yun. Ito naman po is same lang ng unit. Medyo nakakasilaw lang yung ano. So, ito po is nag-uumpisa. Nag-uumpisa. Yung taas po, nagawa na namin. Yung extension, yung slab, dito tayo. Yung slab po, nabuhusan na siya. Kagahapon. Kagahapon ba nagbuhus dito, no? Ayun. So, maghihintay tayo dyan ng mga 2 to 3 weeks or hanggang 28 days. Ayan po yung pinaka-maximum. Ito po yung ating slab dito. Ito po yung mga tukod. Ayan. Kung mapapansin niyo po, konti lang yung ating mga kahoy-kahoy dyan. Yung iba po, sinalo lang namin dito sa katabing project namin. Yun din po yung kagandahan na yung mga project namin is nagkakasabay-sabay, nagkakasunod-sunod. Kasi yung mga kahoy na to, tulad nito, pwede ko pong ipasalo. Kasi sayang po, wala nang paggagamitan. So sa amin po, hindi po kami masyadong nagtutukod. More on dito po kami sa mga CHB. Mas marami kami tukod sa CHB. Ayan, so discarte lang. Then kung halimbawa meron po dito magpapagawa, pwede ko rin pong ipasalo yung mga goods pa ng mga kahoy. Ayan po. So, halos same lang po ng setup. Pero dito po kay Ma'am, tatlong poste lang po yan. Na-finish na nila Kuya James. Pero yung harap po nito is rough finish. Rough finish po kasi maglalagay tayo ng tiles or kaya ng deco stone. Pero pagdating po dito, naka-smooth finish po yan para pag maglalagay tayo ng skim coat o masilya, konti na lang. Ayan, kasi finish na siya. So, dito, no idea pa ako kung anong gagamitin namin dito. Gagamitin ni Ma'am kung deco stone or tiles. Ayan, tatlong poste. Tapos, dito sa part po ng extension, dito kami naglagay ng gate. Pwede po kasi siyang mag-park ng motor o kaya ng e-bike. Medyo mahaba kasi dito yung space compare po dito. Ayan, picturean lang natin. So, bali, etong side na to, nag-asintada na rin po sila Kuya James. Sila Kuya James. Ayan, nabubulol ako. So, eto pong unit ni Ma'am. May poste ng Meralco. Tapos, etong pinaka-poste niya ng Metro is nakapasok po sa kanyang property. So, ganyan po talaga siya. So, kung makikita nyo sa vlog, baka sabihin, bakit sinakop, diba? Yan po kasi yung sukat ng extension ni Ma'am. Sukat po yan, hanggang dito. Ayan po. So, good thing na pagdating dito sa pastry, hindi tayo nagsasagad ng grills kasi at least makikita pa rin yung ating pinaka-metro pag nag-reading si Meralco, diba? Ayan po. So, dito po sa loob, medyo marami pa po kaming materials. Yung ating mga semento, yung ating adhesive para sa tiles po yan, naka-ready na rin po yan dyan. So, sa amin po sa Ray House Makeover, mas piniprepared po namin lahat ng mga materials na gagamitin para kung may available po na tao at merong schedule si Ray dito, meron po kaming gagamitin.
hindi po kami nagpapabitin ng materyales kasi gusto din namin, kahit hindi po kami arawan, kasi ano po kami, ang kontrata po namin kay client is Pacquiao. So kahit hindi po kami arawan, dapat po meron pa rin mga materyales dito. Para kung halimbawa may schedule, ayan, madali namin puntahan at the same time meron kami magagamit. Ayan po. So medyo maghihintay po muna tayo ng mga ilang weeks dito sa ating extension. Ayan po. Pero ito naman po, halos na umpisahan na rin namin yung bathroom. Ayan, tabi po. Dito muna nakatambak yung ibang mga materyales. Tapos, hindi pa natin na ituloy kasi magtatanggal po tayo o magpapalit po tayo ng pinto ng CR. Ayan. Tapos, ito po pala, nasabi ko na sa vlog, ililipat po namin ang pwesto to kasi maglalagay po kami ng fluted panels dyan. Dito naman po sa taas, yung ating hagdan, nakatayos na rin po ito. Yung cover na lang po yung wala. Tapos dito naman po sa taas, okay na rin po ito. Turong partition po ito, tapos dalawa lang po kasi ang kulay ni ma'am, tawag dito, more on white tsaka brown. So, mas maaliwalas unting nang kasi pag puti. So, kung madumihan naman, pwede naman natin yan. I-retouch na lang, diba? Tapos, ito po, PVC ceiling panels din po lahat ng mga kisame dito. Hanggang sa baba, hanggang sa pinaka-extension. Ayan po. So again, hindi rin po namin ulit kinakabit kasi po madudumihan lang po siya. Pero kung halimbawa yung extension natin okay na, may tiles na, masilyado na rin, pwede na po kami. Kasi at least kahit paano konti na lang po yung dumi na aakit. Bakit po talaga kasing alikabok mo? Ayan. So, ito pong unit ni ma'am is may masilya na, tapos may flat paint na rin po ito. Ito medyo maraming gagawin din dito eh, kasi both na room is may kanya-kanya pong built-in cabinet. So, yung kina ma'am dito, yan yung built-in nila. Ito kasi si ma'am, naisip niya kasi kung bibili o tsaka pa magpapagawa, parang hassle. Sabi ko kasi inyo, pag nagpagawa po kayo ng unit, kung may budget pa naman, huwag nyo nang bitinin kung igugo nyo yung built-in cabinet o hindi. Sayang din po kasi. Actually, mura pa rin po talaga yung sigil ni Ray sa isang buong unit. Tapos magpapa-additional ka ng built-in. Mura pa din po. So, bali, ang plano po dito ni ma'am, isa rin pong built-in cabinet para sa anak niya, tatlong anak niya. So, dito po ata yan. So, pagkakashay na lang po siguro natin. Tatlong hati po ata yan, tapos dito yung kanilang bed. Ayan. Not sure lang kung bibili si ma'am o magpapagawa. Hindi ko pa sure kung kasha, pero ito po is na mga nasa 250 cm po ata yan. 200 cm. Ayan. So, bale, ito po yung slab nila, ma'am. Ayan po. Picture natin. So, maghihintay po tayo ng curing process dyan. Curing time. So, doon sa part po, doon sa dulo, naglagay po kami ng floor drain. Ayan po. I mean, wala pa palang floor drain yan. Abang pa lang po yan, yung tubo, pababa. Para po pag halimbawa umulan, malakas yung impact ng ulan, bababa po yung tubig dyan. Ayan po. Hindi gaadong sasaluhin ng pinaka-slab kasi may ipon na po siya doon. Ayan. Madidrain na po siya doon. Ito po kasi tabi-tabi, pero kung halimbawa end lot, pwede nating paagusin yung tubig sa may kalsada o sa talikuran. Ayan po.
So, yung binili po namin na materials dito is nagkakahalaga ng 123,000. Ayan, 23,000. Back and front extension pa lang siguro, nasa 150 na. Kung halimbawa may mga pahabol pa po kami na materials dito. So, kung ganito po, isa lang natin itong bintana. Baka lang ba wala yung ating mga ano dito, gamit. Ayan. So, dito po sa gamit ni ma'am, sa mga accessories ni ma'am, naka-ready na rin po yung mga accessories nila. Ayan. Sila na po kasi pinabili ko niyan. Actually, pwede naman po ako, pero kung halimbawa may time naman si client, kasi tinatanong naman nila ako, ma'am, ano po, saan po ba kayo bumili ng ganito, ganyan? So, sinasabi ko rin naman, siguro ayaw na rin nila ako mag-abono, di ba? Ayan po. So, mga accessories po to ni ma'am. Tapos po, itong insulation, gagamitin po namin to doon sa may front extension. Dito po sa may gate. Ayan. So, ako po, isasuggest ko po sa inyo yung setup po ng Angeli SF, halos nagkakaparehas, pero nagkakatalo po yan sa kulay ng tiles, sa pintura na gusto nila, sa mga ilaw na ilalagay nila, pero mas sinasuggest ko po talaga na magpalagay po kayo ng hallway grills. Maganda po siya, lalo na pag may bata kayo. Maganda po siya. Ayan, meron silang tambayan dito. Tsaka hindi sila masyadong masisikipan. Then yun nga, may access tayo dito sa ating bintana. Kung pwede kung magpapalit tayo ng blinds, pwede. Kung maglalagay tayo ng cortina, pwede rin. Si Ray, nag-install ng ilaw sa may hagdanan. Hirap na hirap po siya. So, paano po kaya kung ito is naka-partition, walang aapakan, medyo mahirap po mag-install ng ilaw. Kaya sa akin talaga, sa amin, pabor na pabor po ito. Kahit po yung paglatag nito dito, kung halimbawa po ito sagad dito, mahirap. Sa amin, mas pabor talaga na hanggang dito lang. Diba? May gagalawan kaming space. So, yung sa vlog ko nga po pala, tsaka sa FB page, meron po siyang meron po siyang watermark kasi nga po nagagrab yung aking mga pictures. So, nilalagyan ko po siya ng watermarks, pati po yung video. Baka kasi po pati videos ko is nakawin. Ayun, i-copyright. Ayan po. So, ito naman kay ma'am, hindi naman siya minamadali. Ang gusto ni ma'am is kahit paano na uumpisa na. Ito po kasi si ma'am is nag-inquire na siya last time, pero yun nga, halos taon na rin po yata na waiting siya, then nag-decide po sila na mag-inquire sa amin. So, ayun nga, thank you, mabait din sila mama in fairness. So, si ma'am, hinahayaan niya lang kami. Magsasabi lang niya na, ma'am, gusto ko rin po ng may saksakan po ng CCTV. Ma'am, gusto ko po may ilaw din ng ganito. Ma'am, sarahan na lang po yung bintana sa baba. Ganun lang. Tapos, nakikita lang niya, napapanood lang niya sa page kung ano na yung kaganapan. Ganun lang. Suggest lang si ma'am. Tapos, tatanong niya kung kumusta na, kung halimbawa, kailangan pa ng materyales. So, pa hindi pa naman. Ayan po. Kasi talagang, sa akin po talaga, kinukompleto ko po talaga yung materyales. Pero syempre, i-consider niyo po talaga na yung pinakababa natin is hindi pa talaga yung gagalaw unless may pwesto na namin o magamit na namin yung mga materials. So, ito na, papasalamat po ako sa may-ari kasi baka sa Pasko may pamasko siya sa amin. Kasi natanong niya kung ilan daw yung sa team. Kasi nabibigay yata si ma'am ng pamasko. Ayan. So, mukha lang makalat, pero mga materials po yan, tsaka yung mga tools. Ganon din po kasi, magliligpit ka, maglilinis ka, tapos kakalat din ulit. So, hinahayaan na lang muna namin. Ang importante po sa amin dito is ingatan yung mga gamit. Yung mga materials, lalo na po yung mga tiles na huwag magasgasan, mabagsakan. Ayan po. So, dito yung ating mga wirings.
Andito rin po yung ating mga tools. So, sa mga nagtatanong, ito po yung gamit natin. Royo po yan. Hindi na po ako nagtitipid-tipid sa materials kasi sabi ko nga is hiwalay naman ang labor sa material. So, yun na mga ano na talaga, quality na talaga ng mga materials ang gagamitin mo. Diba? Tong simento na to, sobrang dami pa. Para po to sa flooring, plastering, sa tiles po, pag nag-install kami, gagamitin po namin yan. Medyo wala pa po kami na po plastering dito, kaya sobrang dami pa namin kakainin semento. Pero ito po is tanchado na namin, not sure lang kung ilan po yung idadagdag. Tapos meron po tayong mga ilang pang kahoy dito na gagamitin namin sa pamporma ng ating lababo. Ayan po. Tapos the rest po ng hardyplex dito is panggawa po natin ng cove ceiling. Tsaka dito po sa my kitchen area, gagawa rin po kami ng small cove. Ayan. So, ganito po sa amin. Ganito kami magtrabaho. Medyo makalat lang, pero pag nagawa na po namin, nilinis na po yan. Hindi naman po namin nakakalimutan maglinis. Pero yun nga, makalat na, bongga later. Parang gano'n, di ba? So, si ma'am actually pwede na rin siyang bumili ng panlagay niya sa poste. Ayan. Ayan.